Na po ang lahat. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo Anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga namamit sa Diyos na sa inyo lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinapan. Awit kayo sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miracles tayo ng panglima na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kaya narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang tao, babae, lalaki, at inilagay sa isang Eden o paraiso. At sila ay binigyan ng kautusan na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kakain sila ng kahit ano, huwag lang sa kahoy ng karunungan. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi iyong pumapasok sa atin ang siyang nagbigay kasalanan at nagpaparumi bagkos ang mula sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin pong pagsisihan ang mga kasalanang nagmula sa ating puso at dumulog tayo sa maing Painoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkiligin mo at laging subaybayan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang likhain ng Panginoon ng lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka.
Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yaon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa, nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kiltin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Ang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan niso sa mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga.
Kayo man ba'y wala ring pag-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay dinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magpagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa 8 tayo ng buwan ng Pebrero, Merkulis, ng ikalima na linggo sa kanilang panahon, sa unang taon ng ating liturhiya. Ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa kung ano ang banal o ang dalisay at ano ang labag nito gaya ng kasalanan at karumihan. Sa ating unang pagbasa, mula sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 2, Versiklo 4 hanggang 17, ito yung pangalawang bersyon ng paglalang o paglikha ng tao. Ang unang bersyon ay nasa unang kapitulo ng Henesis, ang na iyon ay tinatawag na bersyon ng mga saserdote. Ngayon naman, ito yung mga bersyon ng mga Elohista na naniwala sa Diyos na si Elohim. At dahil ang kultura ay mula sa paggawa ng palayok, ang tao ay nilikha mula sa alikabok at mula sa lupa, kaya Adam mula sa lupa. Inilagay sila sa halamanan o sa harden ng Eden o ng paraiso upang sila'y magpahayag ng kalooban ng Diyos. Kainin nila ang lahat ng mga bunga sa mga kahoy, liban lamang sa kahoy ng karunungan o kahoy ng kaalaman kung ano ang masama at mabuti. Upang ayon pa sa Salmo 103, mabigyan at papuri ang Diyos na siyang may kabutihan para sa lahat. Ngunit kung minsan ang tao ay mayroong mga tinatawag na batas. At sa mga Pariseo, sa mga Eskriba, at iba pa mga Hudyo, para sa kanila mayroong marumi at mayroong dalisay. Ang marumi ay hindi dapat lapitan, ang mga pagkain na marumi ay hindi dapat kanin ng tao, gaya halimbawa ng baboy. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Bisyo 14 hanggang 23, nasabi ng ating Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao
ang siyang nagbigay kasalanan, ang siyang nagpaparami, ang siyang naghatid ng karupukan at ng magtulak sa tao sa walang hanggang parusa sa kamatayan. Bagkos, yaong nagmula sa kanyang puso, sa kalooban, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kaya kapag tingnan po natin, napakahalaga ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa kadalisayan o kabanalan ng tao. Kasi ang sinasabi dito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 20, sinasabi kasi ng ating Panginoon, Ikto anthropo koinoi. Mula sa tao, koinoi, ang karumihan. At ito ay dapat hindi isabuhay ng tao sa kanyang kardya, sa kanyang kalooban, sa kung ano ang nasa loob, ay dapat magiging dalisay o sa salitang Latin pa ay maging poros, pure, dalisay, walang karamihan. Sapagkat kailangan tayong maging imahin at larawan ng Diyos. Sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Versikulo 2, sinasabi ng ating Panginoon na dapat tayong magiging banal o dalisay sapagkat siya mismo ay banal. So tinatawag na maging kadusim sapagkat may kaduwas ang ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Versikulo 2. Ang pagiging dalisay, pagiging puro, pagiging banal, sa Hebreo ay tinatawag sa salitang tahol, na nasali naman sa salitang Griego na kataros, o sa Latin ay poros. Itong puri o poros ay pagdalisay ng ating kaibuturan sa ating sarili, na kung saan ang lahat po ng ating ginagawa, ang lahat ng ating iniisip at sinasabi ay nagmula sa ating kalooban. Kaya kapag ka malinis ang ating kalooban, magiging puri, magiging tahol o kataros o malinis, maging malinis din, maging mabuti din ang ating ginagawa. Kaya para sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po yung tradisyon ng mga Hudyo na mayroong marumi at mayroong malinis, at dahil doon, ang mga halal lang ang dapat kaninang tao. Kailangan na dapat tingnan ng tao na sa kaibuturan niya, na mula sa puso niya, magmula ang lahat ng kanyang ginagawa, na ito ba'y maging marumi o ito ba'y maging dalisay. At tinatawag tayo na maging dalisay, maging banal, maging puro, sapagkat ang Diyos mismo na ating tinutularan sa ating buhay, sapagkat tayo kawangis at larawan ng Diyos, ay banal, puro at dalisay. Paano naman natin ito gawin sa ating buhay? Una sa lahat ay ating linisin ang ating mga puso. Ang paglinis ng ating mga puso ay sa pamagitan ng pag-ugnay ng malaliman sa Diyos. Ang tinatawag dito, pagsentro sa Diyos. At ang paglinis ng ating mga isipan o pagdalisay ng ating isipan, atin pong paggabayan ang lahat ng ating iniisip, ang lahat ng ating utak sa pamagitan ng turo ng Diyos
ng salita ng Diyos na mula sa aklat na banal o Biblia, lalo't higit na mula sa Ebanghelyo na tinuturo ng ating Poong Hesus Nazareno. Hindi po ang mga nasa labas o nasa kapaligiran natin ang nagtutulak sa atin sa kasalanan. Ang tunay na naguudyok sa atin tungo sa kasalanan ay ang ating puso at ang ating isipan at ang kaibuturan ng ating pagkatao. Kapag ka maugnay na ang kaibuturan ng ating pagkatao sa Diyos na siyang pinakabanal, na sa Diyos na siyang pinakadalisay, sa Diyos ng kalinis-linisang o puspos ng kalinisan, tayo rin ay mamuhay na banal, na malinis, at dahil dito, lahat ng ating ginagawa na mula sa ating pag-isip ay makadiyos, makatao, makakalikasan, mabuti, at maugnay ang ating sarili sa Kanya sa pamagitan ng ating mabuting ugali. Tingnan muna natin ang ating karakter sapagkat ang tunay na Kristiyano ay makikita sa karakter, sa gawa at salita na may kabutihan. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, walang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Haling namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sagisag ng amin.
itayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kaldan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin narito ay iyong ginawa upang magpalakas kaming mga mahihina. Ipagkalumong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at inilarangal sa pamagitan ng anak ng iyong anak na kinalulugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa namang helis si siawit ng papuri sa lumumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu ang banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin yung simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at Nilsi na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Virgen Maria na Ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niyang sanusi, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Josefina Bakita, ni San Emiliani, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapanatag
announcement. Kung kayo po ay meron na itatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari na po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami nilob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama niya at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno kayo manaugnay sa pangitan ng live streaming ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi at buhusan ang biyaya ng ating Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Hindi ang external ang siyang dahilan ng pagkakasala, bagkos ang internal ang nasa loob ng ating puso, isipan at kalooban ang siyang mag-udyok at magtutulak sa atin sa kasamaan. Dalisayin natin ang ating puso, ang ating kalooban at tayo'y mamuhay na tunay na Kristiyano. Taher, kataros, poros, pure, kadalisayan, yon ang ating isabuhay. Ngayon na po ang basbas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigwan siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na way maalala ang pangako noon sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mong
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati